Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. Ayon sa kanya ay mula ang bidyong ito sa livestream ng isang babaeng Chinese ghost hunter na sinubukang alamin ang katotohanan sa likod ng isang kwento na sa isang sementeryo di umano sa China ay merong isang misteryosong estatwa na hindi mo makikita sa umaga at tanging sa gabi lang di umano na nagpapakita. At ang mas kakaiba pa dito ay lumilitaw di umano ang estatwang ito at nagpapalipat-lipat sa iba't ibang bahagi ng nasabing sementeryo. Bukod pa dyan ay may mga ilang nakakita din di umano sa estatwang ito na nagbabago ang sukat o laki at naglalakad sa sementeryong ito. Dahil dyan ay sinubukan ng babaeng Chinese ghost hunter na tampok natin ngayon na alamin kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng kwentong ito habang siya ay nakalive. Eh, 我找到了，是不是那里啊？ 那个昨天晚上特殊情况，哎，什么？别闹！ 妈逼的，脸他妈都没有了！大爷的，去你妈逼的！ 老天都在这儿！你叫他名字他会出来啊？去你妈的！老公，你睡这么早啊？ 妈的，不能悠着点吗？啊！Sa umpisa pa lang ng kanyang livestream ay nakita na niya ang kusang paggalaw ng litratong ito ng isa sa mga taong nakalibing sa loob ng sementeryong ito. Matapos ito ay nakakita naman siya ng isang insenso na nung sinubukan niyang sindihan ay bigla na lang lumitaw mula sa kanyang harapan ang animoy braso ng isang tao na merong maputlang kulay. Agad-agad naman na nilingon ng babae kung sino o ano ang posibleng nasa kanyang likuran. Pero kagaya ng inaasahan, wala namang kahit ano na naroon bukod sa kanya. Sa tingkong ah. Mada. De, tiyan men. To tisi iya. Zodo pia siya, tisi iya ah. 妈！纸人，老公哪来的纸人啊？
哪来的侄儿啊，老公？龙武哥哥，habang siya ay naroon pa rin malapit sa insenso, sandaling makikita ang isang maliit na estatwa o figurine na bigla na lang lumitaw at bigla na lang ding naglaho na hindi naman niya napansin ng mga oras na ito at sinabi lang sa kanya ng kanyang mga livestream viewers. At bagamat kinikilabutan na siya ng mga sandaling ito, ay nagpatuloy lang siya sa kanyang pag-iimbestiga. Pero hindi niya inaasahan ang mga sumunod na nangyari na talaga namang nakapangingilabot.哪来的这鬼东西呢？钱哥哥，欢迎你啊！又来了。妈的！你妈逼啊！妈的，过去看看，过去看看。Habang siya ay naglalakad sa bahaging ito ng sementeryo, nakita na niya ang diumanoy estatwa o figurine na nakita ng kanyang mga viewers kanina. Pero bago pa man niya ito magawang lapitan, ay bigla na lang dumaan sa kanyang harapan ang animoy isang ulo o buhok ng isang tao. Pero ang higit na mas nagpakilabot sa kanya nung gabing ito ay nang sandaling iharap na niya ang kamera sa kanya at makita niya ang mukha ng estatwa na ngayon ay nasa kanyang likuran na. Matapos ang pangyayaring ito ay agad na umalis ang babaeng ghost hunter sa sementeryo at tinapos ang kanyang livestream. Pero totoo nga kaya mga nakukanan niya sa video ito? May mga multo nga kaya na nagparamdam sa kanya? Ang misteryosong estatwa na nga kaya ang nakainkwentro niya nung gabing ito? Kayo, ano sa palagay niyo? Ang mga video ninyong makikita ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Alexis Santos. Nakuha naman diumano sa isang eskwelahan sa Mexico na pinaniniwala ang haunted, na kung saan sinasabing tuwing gabi ay lumalabas at naglalaro ang diumano yung mga batang multo. Narito ang ilan sa mga video ng kuha sa nasabing eskwelahan. Se está moviendo. Mula sa unang video ng ito, makikita ang isang itim na figura ng animoy isang batang babae na naroon sa loob ng saradong eskwelahan. Ang ikalawang clip naman na inyong makikita ay kuha naman isang gabi ng isa sa mga security guard ng nasabing eskwelahan. Mula sa maikling video ito, nakita at nakuha na ng security guard ang pagdaan mula sa bintanang ito ng animoy isang bata na naroon sa loob ng isa sa mga classroom. Totoo nga kaya mga nakuhanan sa video ito?
Haunted nga kaya ang eskwelahang ito sa Mexico? May mga batang multo nga kaya na gumagalat dito tuwing gabi? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinion. Hi guys! Meron ba kayong mga nakakatakot, mga nakapangingilabot o makapanindig palahibong karanasan? Yung mga pangyayari na hindi nyo nakuhanan sa camera pero gusto nyong ikwento sa iba? Maaari nyo na yung ipadala sa ating Facebook page at kami na mismo ang bahalang magkwento nyan sa iba dahil meron tayong bagong segment na pinamagatang MKK o mga kwentong kababalaghan na kung saan ay babasahin namin ang inyong mga kwento. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ibahagi nyo na ang inyong mga kwentong kababalaghan. Ang Russian ghost hunter na si Tim Morozov ay binisita ang isang abandonadong bahay sa Russia na pinaniniwala ang haunted. Ayon sa mga residenteng naninirahan malapit dito, ay madalas silang nakakarinig ng mga tunog mula sa loob ng bahay at misteryosong lumilipat-lipat ang mga gamit dito. Yun ay kahit matagal na itong abandonado. Bukod pa dyan ay nakikita rin diyumano ng ilan sa mga residente na may mga taong sumisilip mula sa bintana ng abandonadong bahay na bigla na lang ding naglalaho. Kaya naman sinubukan mag-imbestiga ng Russian ghost hunter na si Tim Morozov para alamin kung may katotohanan nga ba mga kwentong ito. Nagumpisang magsagawa si Tim ng EVP session at sinubukan makipag-ugnayan sa mga kaluluwa na posibleng naroon. Pero wala naman siyang natanggap na kahit anumang resulta, kung kaya naman naisipan niya na magpalipas ng gabi sa loob ng abandonadong bahay. Iniwan niyang nagre-record ang kanyang mga device at camera at narito nga ang kanyang mga nakuhanan. Habang si Tim ay natutulog sa loob ng abandonadong bahay, nakuha na ng mga nakasetup niyang kamera ang isa-isang paglitaw ng mga puting imay mula sa iba't ibang bahagi ng bahay. Makikita rin mula sa bahaging ito ang kusang pagbukas ng aparador na ito na siyang gumising kay Tim na walang kaalam-alam sa mga nangyari habang siya ay natutulog at inisip na baka dulot lang ng hangin ang pagbukas ng aparador na ito. Matapos ito ay bumangon na si Tim at itinuloy ang kanyang investigasyon. Kaya, друзья, возможно, что-то и записала. Но я это буду проверять дома, поэтому перевернул кассету и сейчас попробую позадавать вопросы снова, потому что я слышал какой-то звук. Возможно, он мне приснился, но мне так не кажется. Если меня кто-нибудь слышит, вы можете ответить мне. Thank you.
Sinubukang muli ni Tim na makipag-ugnayan sa kung ano man ang posibleng naroon. Pero katulad lang nung una, ay wala naman siyang natanggap na sagot. Pero wala siyang kamalay-malay na mula sa kanyang likuran, ay nakuha na ng kanyang mga nakasetup na kamera ang isang puting imahe na lumapit sa kanya. Matapos ito ay muling bumalik sa pagtulog si Tim, at dito ay maririnig ang animoy mga pag-angil mula sa kanyang recorder. Makikita rin mula sa kuhang ito malapit sa kanyang kama ang paglitaw ng isang puting imahe na animoy pinagmamasdan lang siya. Bagamat nagising si Tim ng mga oras na ito, ay hindi naman niya ito nakita. Pero muli siyang bumangon para ituloy ang kanyang imbestigasyon. По-моему, тут неважно, ведьмин час или нет, просто пустой дом. И все. На тепловизоре нет ничего. Muling makikita ang kusang paggalaw at pagbukas ng aparador na ito na hindi naman ulit nakita ni Tim. At dahil hindi nga nasaksihan ni Tim ang mga aparasyon at mga pagpaparamdam na nai-record ng kanyang mga kamera at device, sa pagtatapos ng kanyang imbestigasyon ay inisip ni Tim na posibleng hindi naman haunted ang abandonadong bahay na ito. Pero mula sa kuwang ito ng kanyang kamera, muling makikita ang paglitaw ng isang puting imahe. At sa pagkakataong ito, ay makikita na di umano na meron itong ulo o bungo. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Tim sa kanyang imbestigasyon ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong bahay na ito sa Russia. Mga multo nga kaya ang nakuha na ng kanyang kamera? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa Jimmy Pagara. Ayon sa kanya ay ipinasa di umanong ito ng kanyang katrabaho. Nakuha nito isang gabi habang siya ay bumabiyahe at napadaan sa isang aksidente kung saan sinasabing pumanaw ang isang mag-asawa na bagong kasal. Pero mula sa video ito ay meron di umanong nahagip ang kanyang kamera na talaga namang makapanindig palahibo. Mula sa maikling video ito, makikita ang tiyuman na isang babae na merong puting kasuotan na animoy nakapangkasal. Na ayon sa ating sender ay hindi naman tiyuman na nakita ng taong may-ari ng video ito noong mga oras na kinukuhanan niya ito.
Ayon pa sa ating sender ay sa tingin ng kanyang katrabaho ay posibleng ang kaluluwa ng babaeng ikinasal ang nahagip ng kanyang kamera noong mga oras na ito. Pero katulad pa rin ng dati, malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion. Ang Japanese YouTuber na sina Gachan at Daichan na may-ari ng YouTube channel na Clip Store ay kinontak ng isa sa kanilang mga viewers para subukan ang diyaman ng isang ritual na sinasabing matapos mo diyaman ng isagawa ay magagawa mong makarinig at makakita ng mga bagay na hindi naririnig o nakikita ng isang normal na tao. Nagtungo ang dalawa sa isang abandonadong altar sa gitna ng isang kagubatan sa Japan at dito nga ay sinubukan nilang isagawa ang nasabing ritual. もう完全にね倒壊してるね。死で。うん。ただメインは今日はこの廃墟じゃないんですよ。お参りしていきます。よし。ここがガッチャンが言ってた寺神社か。あ、こっちか。これ神社にあるやつ。Unang sumubok si Gacha na isagawa ang ritual at bagamat nakarinig siya ng animoy isang boses ay wala na siyang naranasang pangkakaiba matapos nito. Sumunod naman na sumubok si Daichan na habang nasa kalagitnaan ng ritual ay nakakita di umano ng isang ahas. Pero ang nakapagtataka dito ay wala namang nakuha ng ahas ang kanyang kamera.終わったので戻る。あ、これなんかお墓とかにあるやつだよね。Nagawa namang tapusin ni Daichan ang nasabing ritual, pero habang siya ay pababa na ng hagdanan, nakarinig siya ng pagkalansing mula sa altar
At sa kanyang paglingon dito ay nakita niya ang animo isang tao na merong puting kasuotan na nasa tapat ng altar. Dahil sa pagkagulat ay napasala ng tapak si Darjan at nahulog mula sa hagdanan. Pero nagawa naman niyang makabangon at balikan ang altar. Pero wala na roon ang nakita niyang tao kanina. Pero totoo nga kaya mga nakuhanan nila sa bidyong ito? Gumana nga kaya sa kanila ang nasabing ritual? Isa nga kayang multo ang nagpakita kay Darjan mula sa altar? Kayo na ang bahalang umusga. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano, paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!